Ang pag-iral ni Bion Netero bilang anak ni Chairman Isaac Netero ay isang lihim na alam ng iilan sa Hunter Association, hanggang sa punto na maging ang ilan sa mga Sojak ay di alam ang tungkol sa kanya. Sa chapter 401, nabunyag na may 20 lihim na anak si Bion na ikinalat sa loob ng Kakin Royal Family. Karamihan sa mga ito ay naging sundalo, tagapayo, personal na alalay at iba pa. Ngunit ang gumimbal sa lahat ng mga revelasyon na ito ni Longhi ay may isa sa 14 na mga prinsipe ang anak ni Bion Netero. Nagkaroon ng mga haka-haka ang mga fans patungkol sa kung sino ang posibleng anak ni Bion sa 14 na mga prinsipe, at si Chiridnich ang sinasabing mahusay na kandidato para dito. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit si Chiridnich ang mahusay na kandidato para maging anak ni Bion Netero. Number 1, resemblance. Ang itsura ng magulang ang isa sa naipapasang katangian nila sa kanilang anak. Ito ang kukunin nating isa sa ebidensya upang masabing si Chiridnich ang isa sa anak ni Bion Netero. Kung titingnan natin ang itsura ng mag-amang Isaac at Bion, ay talagang magkahawig sila, lalo na sa kanilang mata na madalas nakababa ang talukap nito. Ang biological na anak ni Bion na si Longhi ay nagkaroon din ng pagkakahalintulad sa mga mata ng kanyang ama na si Bion at lolo nito na si Isaac Netero. At kung titignan natin ang itsura ng prime stage ni Isaac, ay kahawig nito si Longhi sa mga mata at panga nito. Mayroon din siyang matingkad na kulay ng buhok. Ang itsura na mayroon sila Isaac, Bion at Longhi ay makikita rin sa pang-apat na prinsipe ng Kaki na si Chiridnich Huiguru. Si Chiridnich ay mas malapit ang itsura kay Isaac Netero. Kapwa ang dalawa ay parehas na may matingkad na buhok, parehas na kababa ang talukap ng kanilang mata at may manipis na bigote at balbas. Ang hugis ng kanilang mga mukha ay parehas din. Kung titignan natin sa 14 na prinsipe ng Kakin, si Chiridnich lang ang may pinakamalapit na itsura sa pamilyang Netero. Number 2, behavior. Ang gawain o asal ng anak ay madalas na kukuha nila sa kanilang magulang. Ang personalidad ni Bion ay labis na nagpagulat sa mga Sojaks dahil halos pareho ito ng sa kanyang ama. Siya ay napakakumpiyansa sa sarili at kayang makuha ang damdamin ng mga tao gamit ang kanyang karisma. Gayunpaman, katulad ni Isaac, madali siyang mawala sa focus kapag ang kausap ay masyadong mahaba ang pagsasalita. Pero ang pinaka-unique na ugali na nakuha ni Bion sa kanyang ama ay ang pagiging mahilig sa babae. Si Isaac Netero ay kilala sa Hunter Association bilang isang mapagnasang tao dahil maraming mga hunter ang nag-iwan ng mga mapangakit na magazine sa ilalim ng kanyang imahen bilang alay. Dagdag pa rito, mabilis niyang sinulyapan ang harapan ni Menchi sa ika-287 na hunter exam. Si Bion Netero ay namana ang ganitong ugali sa kanyang ama. Ang matindi lang dito kay Bion ay ginamit niya ang mga babae para sa kanyang pansariling interes. Sa puntong umabot sa 20 anak ang nagkaroon siya sa iba't ibang babae, at ito ay planado niya dahil sa kada may ipapanganak sa Kakin Prince ay magtatanim din ito ng anak sa loob ng royal families. Sa puntong pati ang reyna ay binigyan niya ng supling na lihim. Ang ugali ng mag-amang Isaac at Bion na madaling mawalan ng interes sa mga walang sense kausap at pagiging mahilig sa babae ay makikita din sa ugali ni Chiridnich. Sa chapter 345, si Mark na personal na assistant ni Chiridnich ay nakakita ng 2 babae sa isang nightclub at inalok makipag-meet up kay Chiridnich sa kanyang marangyang hotel. Sa kasamaang palad, hindi pumasa ang mga babae sa pamantayan ni Chiridnich, kaya't binawian niya ito ng buhay ng walang kahirap-hirap at walang awa. Habang naliligo, kinontak ni Chiridnich si Mark at pinagalitan siya dahil sa pagpapadala ng mga babaeng hindi matalino at walang sense kausap. Inutusan niya si Mark na maghanda ng susunod na 2 babae para sa kanya, kaya't nagdala si Mark ng 2 bagong babae sa kalaunan. Ang chapter 401 na may pamagat na moonlight. Sa room 1014, inimbitahan ni Kurapika ang midfielder ni Tobepa sa silid ni Wubel para mag-usap. Nakita ni Purikov na pumasok si Longhi at alam niyang non-user itong si Longhi, kaya siya ay nagtataka kung ano ang pakay nito. Sinabi ni Longhi kay Kurapika na mayroon siyang nen, kaya't walang dahilan para maghinala at hindi siya ang may-ari ng silent majority. Ang kakayahan ni Longhi ay transparent speech, isang conditional na manipulation, paglikha ng kontrata
kontrata at pagbibigay ng voluntaryong target na may pagpirma, maaaring magbigay ng kapangyarihan o maglimita sa kilos ng target. Nais ni Longhi na pumirma si Kurapika sa isang kasunduan sa pakikipagtulungan kay Prinsipe Tobepa upang matiyak na magiging maayos ang plano. Hindi alam ni Tobepa na end-users itong si Longhi. Hindi tiyak ni Kurapika kung ang negosasyon ay isang patibong, kaya siya ay nagtutok ng baril at gumamit ng dowsing chain upang tiyakin kung nagsisinungaling ba itong si Longhi. Sinabi ni Longhi na ang kanyang mga kakayahan ay parehong may pangako at may limitasyon at kinakailangan ng matapat na paliwanag para sa anumang mga layunin. Talagang nais ni Longhi na gamitin ang kanyang mga kakayahan at nangako siyang bibigyan pa si Kurapika ng higit na kapangyarihan para sa tunay na layunin. Tinanong ni Kurapika kung ano ang tunay na layuning iyon. Sinabi ni Longhi na siya ang tunay na anak ni Bion Netero na ikinagulat ni Oito, Bill at Kurapika. 30 taon na ang nakakalipas, naglagay si Bion ng mga batang sundalo sa kakin upang magpakasal ng peke. Ang mga anak na ipinanganak mula sa mga kasal na ito, kabilang na si Longhi, ay mga anak talaga ni Bion Netero. Ngunit pinalaki ng mga kinikilalang magulang nila at pinag-aral sa Royal Military School. Ang prosesong ito ay ginagawa sa tuwing may bagong prinsipe na ipinapanganak. Ang mga batang ito tulad ni Longhi ay sumali sa Royal Armies at nagbabantay sa mga prinsipe at lahat sila ay may nen na mula sa kapanganakan. Si Longhi lamang ang pinalaki ng kanyang mga magulang na ipinaalam ang kanyang tunay na pinagmulan. Nang lumaki, natuklasan ni na Longhi at ng kanyang kapatid sa ibang ina na si Mahaka na ang kanilang kakayahan sa nen ay side effect ng pagiging nen triggered mula kay Bion Netero. Matapos isagawa ang ritual sa Middle Lake kasama ang mga prinsipe, natuklasan ni na Longhi at Mahaka ang mga mata sa ilalim ng kanilang dila na isa palang sumpa. Naniniwala si Longhi na ginawa silang curse object ni Bion Netero, isang sumpa na nagiging aktibo pagkatapos ng kanyang kamatayan upang sirain ang mga partikular na target. Si Longhi ay isa sa mahigit sa 10 malalakas na sumpa at may iba pang 10 na mahihinang sumpa. Parehong grupo ang may intensyong patayin ang mga prinsipe ng kakin. Hindi alam ni Longhi kung sino ang papatay sa alinmang prinsipe. Sinabi ni Kurapika at Bill na nais ni Bion na tiyakin ang pag-upo sa trono ni Prinsipe Benjamin, ngunit hindi sumasang-ayon si Longhi dito. Dahil naniniwala siyang isa sa mga prinsipe ang anak ni Bion Netero, papatayin ng prinsipe na ito ang lahat ng iba pang prinsipe upang ang kanyang anak ang makoronahan. Kinumpirma ni Oito na ang makakasali lamang sa succession war ay kailangan ay anak ng asawa ni Haring Nasubi at hindi kinakailangang magkaroon ng kaugnayan sa dugo kay King Nasubi, Huy Guru. Nilinaw na kasunduan sa pagitan ni Kurapika at Tobepa na hindi nila aatakihin o makikialam sa mga prinsipe, hari o sundalo ng isa't isa. Ang kontrata ay otomatikong magre-renew ng isa pang linggo kung ang kinatawan ni Tobepa ay nasa room 1014 bago mag-alas 9 ng umaga sa susunod na linggo. Kung nilabag ang parusa ay isang linggo ng enforced setsu. Ang task ni Kurapika at Longhi ay hanapin ang anak ni Bion bago umurong si Tobepa o hanggang may natitira pang dalawang prinsipe. Ang tunay na layunin ni Longhi ay hanapin at personal na patayin ang anak ni Bion Netero. Nakita ni Purikov si Longhi na lumabas at walang senyales ng laban. Sinabi ni Purikov na umiiyak ba siya o ano ang nangyari doon. Ang huling eksena ay ipinakita si Bion kasama si Kansai na nagbabantay sa kanya. Gusto pang humiram ng mga libro ni Bion, ngunit tumanggi si Kansai at sinabing basahin muli o isulat ang mga libro sa sarili. At nagsalita si Bion, "Aniya, gusto kong makipag-usap sa isang tao. Maaari bang dumating ang taong iyon upang makita ako?" At dyan na nagtatapos ang chapter 401. Ano ang tunay na layunin ni Bion? Mabilis na nagbabago ang bagay-bagay sa loob ng barko ng Black Whale. Ang susunod na kabanata ay magbibigay ng mga pahiwatig tungkol sa galaw ng mga prinsipe at kay Senritsu. At para sa buon ng chapter 401, dito ay ibinunyag ang mahahalagang detalye tungkol sa estratehiya ni Bion Netero. Si Longhi na bodyguard ng ikalimang prinsipe ay lumalabas na anak ni Bion.
na nagkaroon ng maraming anak sa mga babae sa Kakin upang ma-infiltrate ang pamilya ng mga Maharlika. Ang lahat ng anak ni Bion ay ipinanganak na Maynen at isinumpang patayin ang mga prinsipe pagkatapos ng kanyang kamatayan. Nag-alok si Longhi ng kontrata kay Kurapika para makipagtulungan sa paghahanap at pagdurog sa iba pang anak ni Bion na nagtatago sa mga prinsipe.